lahat, alam ko rin na marami nagtataka sa inyo or magtatanong sa inyo, same lang po ba yan? Same lang ba ng pin nung naunang request nyo tsaka yung pangalawang request? Kung gusto kong bumawi din sa inyo sa pagdating ng month of August, basta make it sure lang guys na meron kayong GCash account. Hi everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel at excited na naman akong i-share ang video na ito at gaya ng nauna nating video dun sa first ever YouTube shadow ko ay hindi ko na pagagandahin ito at kasi syempre gusto ko na siya agad-agad may upload. At alam ko na nagtataka kayo bakit meron akong dalawang Google AdSense mail na galing kay Google AdSense. Ito po ay galing ng Vietnam. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan. Same lang po siya na galing ng Vietnam. Yung unang request ko po ng verification pin ay nung first week ng May. At dumating po siya dito or na-receive po siya sa amin dito sa Dasma ng May 29. Ayan, ito po yung unang-una. May 29 siya dumating or na-receive dito sa amin sa Philippine Post Office Dasmariñas Branch. Pero bakit ngayon lang siya dumating kung kailan July 30 na inabot na ng dalawang buwan at na-verify na ni Google AdSense yung aking ID, yung aking address. Bakit gano'n? Napakabagal niyong kumilos. Napakatagal na nito sa inyo pero 'di ba hinintay niyo pa ng dalawang buwan bago niyo pinadala. Pinatulog niyo pa talaga. At yung second request ko ng Google AdSense pin ay nung first week ng June at na-receive naman ito dito sa amin sa Dasmariñas noong June. Ayan, June 28. Ayan, June 28 siya na-receive dito sa amin sa Dasma. Almost 1 month din bago naman siya idinala rito. So, ano ibig sabihin nun? Hinintay nyo pa ba na maging dalawa yung aking Google AdSense pin bago nyo pinadala to sa akin? Di sana ang ginawa ninyo, hinintay nyo na lang yung pangatlong request ko. Diba? Kasi nakaka-disappoint lang talaga na napakabagal ng ano ng proseso dito sa atin sa Pilipinas ng mga ganitong bagay. Basta pagka government talaga, mabagal talaga yan. So, but anyway, dito tayo sa ating topic sa Google AdSense nga. So, ayun. Alam ko marami nagtatanong, may nagtanong din doon at hindi ko rin to nasabi doon sa aking unang video doon na sa first YouTube sweldo ko na paano ba magkaroon ng YouTube account. Ngayon, ang kailangan mo lang para magkaroon ka ng YouTube account ay kailangan mo ng Gmail account or kailangan may Google email ka na may account ka doon. Tapos, mag-sign in ka lang sa YouTube. Okay? Mag-sign in ka sa YouTube. Tapos, lalabas doon, hihingi si YouTube ng Gmail account or ng Gmail or ng Google email. Tapos, ilalagay mo yung password mo doon. Pag yun nag-connect or yun ay nag-open, automatic na meron ka ng YouTube account. At pagkatapos naman nun, ay pwede ka na mag-upload ng video. Pero bago ka mag-upload ng video para masama yung minutes ng pagpapanood ng video or pag may nanood sa'yo ng video or may nag-subscribe sa'yo, ay make it sure na nabuksan mo na yung monetize mo or na-monetize mo na or binuksan mo na or ano bang tawag dun. Basta may ililink ka pa or may ikiklik ka pa para ma-monetize siya. Ngayon, pag minonetize mo na yun, doon naaandar or gugulong pag may nanood sa'yo ng video or may nanood ng video mo ng 5 minutes, counted na kagad siya doon. Basta i-monetize mo lang siya. Para at least kahit papaano, marireach mo ko kaagad-agad yung 4,000 watch hour. Yan po ay equivalent ng 240,000 minutes. Kaya sobrang laki po talaga niyan. Tapos syempre, kailangan mo ding humakot ng maraming subscriber at kailangan mo nga ng 1,000 subscriber para agad-agad ay ma-monetize ka ni YouTube. Ulitin ko po, ako po ay na-monetize sa loob lamang ng 10 araw. Nung na-reach ko po yung aking target or na-reach ko na yung target ni YouTube na 4,000 watch hour at 1,000 subscriber. Nung March 27 po, ako po ay na-monetize na at pwede ko na daw lagyan or pwede ko na lagyan ng mga ads yung aking mga video. Doon ako nag-start na kumita noong March. So, nakapag-request pa ako ng pin noong May. Bakit noong May pa? Kasi po, wala pang $10 yung aking Google account o yung aking Google AdSense account. Kasi kailangan po, bago ka makapag-request ng verification pin ng ganito, kailangan meron ka ng $10 doon sa iyong Google AdSense account. Eh, nagkaroon ako ng $10 sa aking Google AdSense account ay nung May. So, doon pa lang ako nag-start na nag-request na itong email na to ng mail ng Google AdSense. So, ayun nga, sobrang tagal ng pagdating.
walang problema sa ibang bansa kasi napakabilis nilang mag-send ng sulat. Ang problema lang po talaga sa atin ay dito sa Pilipinas. Imagine ninyo, dumating yung una kong Google AdSense mail nung May 29, nag-request ako first week or second week ng May. So, 2 weeks lang nandito na pala sa Pilipinas. Yun nga lang, ang bagal talaga nila mag-deliver. Hindi ko alam kung wala ba silang sahod, wala silang taga-deliver, o nag-hired pa lang sila ng delivery boy. But anyway, so alam ko marami nagtataka sa inyo kung aanin ko ba pa to, gagawin ko na lang siyang treasure o itatabi ko na lang siya. Siguro kung may pera, pwede ko siyang ipalaminate or pwede ko siyang ipaframe dahil eto talaga yung dahilan kung bakit nga tayo sumasahod sa YouTube or kung bakit tayo pinapasahod ni YouTube. At alam ko rin na marami nagtataka sa inyo or magtatanong sa inyo, same lang po ba yan? Same lang ba ng pin nung naunang request nyo at saka yung pangalawang request? At yeah, tinignan ko siya kanina at same na same lang siya ng pin nung nauna at saka nung pangalawang request ko. Para may idea kayo, para maniwala talaga kayo. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung 5-digit lang po ng pin para at least kahit papaano may idea kayo. Ayan, siya. Ayan. Ito yung 5-digit ng pin. Nang first, ano to, ito yung unang-una request ko ng verification pin kay Google AdSense. Ito siya. Tapos yung pangalawa ay ito. Bubuksan na natin siya. Actually, bukas na to eh. Ayan. So, ayan. Same lang siya ng unang request ko at saka yung pangalawang request ko. Ayan. So, kaya huwag kayong magtataka na kahit dumating sa inyo, yung Google AdSense pin ninyo ay yung huli ng request ninyo, yung pangatlo na, same lang silang lahat para at least kahit papaano may idea kayo. Kasi on my part kasi, nung unang request ko ng pin, medyo okay lang. Yung pangalawang request ko ng pin, medyo na-worry na ako kasi sabi ko, paano yun kung sakaling dumating yung second request ko ng pin, tapos hindi dumating yung first request ko ng pin, okay lang kaya yun na yun yung ipapasok ko. Or kaya nag-request na ako ng pangatlong pin, pero ang dumating sa akin ay yung first request ko ng pin, baka iba na yung pin number nun. So, huwag kayong mag-alala kasi same lang sila ng pin. Pag dumating pa yung pangatlong Google AdSense pin ko, ay bibigyan ko kayo ng update dyan para malaman natin kung from first, second, at saka third request nyo ng Google AdSense pin, kung same lang ba sila. Kasi alam ko maraming nagwo-worry sa inyo na nakatatlong request na ako pero ang dumating sa aking Google AdSense pin ay yung first request ko. Paano na yung second at saka third kung magkakaiba yon, kung magkakaiba yung tatlong yon? Kasi syempre, meron kasing, alam naman natin na meron talaga dito sa social media o sa internet na pag first request mo ng pin, sa second at third, magkakaiba na yon, di ba? So, kay Google AdSense pin po ay same lang sila from first, second, hindi natin alam kung yung third, kung same pa rin siya. Sana dumating nga siya. At I'm so happy talaga na kahit papaano dumating to sa akin kahit medyo late na Google AdSense. Maraming salamat. So para malaman ninyo na akin talaga to at walang halong biro, ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Ito. Ayan yung aking unang pin. Yan, nakapangalan sa akin. Tapos, ito naman yung second pin ko na sa akin din. Ayan. So, ayan. Dalawa. Talagang hinigitan pa niya. Sana dumating uli yung isa kahit medyo late na, okay lang yun. So, ayun lang ang ating video for today. Sana ay may natutunan kayo. Sana ay may napulot kayong magandang aral ngayong araw na ito. At ako po ay taos puso nagpapasalamat sa inyo dahil sabi ko nga po kung hindi dahil sa inyo wala ako ngayon dito sa kilalalagyan ko. Kaya nga po gusto kong bumawi din sa inyo sa pagdating ng month of August. Basta make it sure lang guys na meron kayong GCash account. Ayan. Ayan ha, binigyan ko na kayo ng idea para doon sa ating pag-giveaway. Next month, kailangan po kayo ay may GCash account. Bakit GCash account? Hindi na lang pa pwede ako mag-send ng mga product o ng mga item para sa giveaway ko. Ayoko po nun kasi hassle sa akin yun. Okay, bakit? Bibili ako ng mga product, tapos isi-send ko din naman sa inyo. Papadala ko through LBC. Magkano yung padala, diba? 200 to 300. Depende sa layo at lugar. So, naisipan ko, bakit hindi na lang GCash yung isi-send ko sa inyo? At least, mapapakinabangan nyo pa na pwede nyo ipang-grocery din. At pwede nyo din gamitin siya pang-load. Okay? Kaya po, kung kayo ay wala pang GCash account, or wala pa kayong
account sa GCash ay i-click niyo lang po yung nandiyan sa may baba na GCash. Ayan, i-click niyo lang po 'yan tapos mag-register po kayo. And then abangan niyo po yung mga susunod kong video sa month ng August dahil diyan po i-announce ko kung paano yung mechanics ng ating pag-giveaway. Basta make sure lang po na meron kayong GCash account. Okay? Kung wala po kayong GCash account, andiyan po sa baba sa description box sa baba yung link ng GCash na yon para at least kahit papaano pag kinlik niyo po 'yan ay automatic na makakayo po ay magsa-sign or mag-sign up na lang po kayo diyan sa GCash account na 'yan. At dun po sa may mga katanungan pa about dito kay Google AdSense, mag-comment lang po kayo dyan sa baba o kaya i-follow nyo ako sa aking mga social media na nandyan din sa description box sa baba yung mga link ng aking mga social media. Maraming salamat po at alam ko na kulang pa to, kulang pa yung pasasalamat ko sa inyo dahil nga po kung hindi naman dahil talaga sa inyo ay hindi natin makakamit yung 4,500 subscriber, hindi tayo kumikita at hindi patuloy na kumikita yung ating YouTube channel. Sa ngayon po ay kumikita po or meron na ako ngayong month ng July ay meron na akong $28, so nagwa $1 a day ako, so malaking bagay na sa akin yun kasi 50 pesos a day, malaking bagay na yun. Saan mo pupulutin yun? Magdadadakma ka lang dito, i-upload mo lang siya, kikita ka na. Kahit hindi po ako mag-upload ng video sa loob ng isang linggo, kumikita pa rin po yung aking YouTube channel. Yun yung kagandahan dito kay YouTube. Kaya isa po itong investment na kailangan mo lang talaga sipagan, kailangan mo lang magtsaga. Sa una lang talaga mahirap yan, pero kung ikaw iisipin mo kagad na kaya ka mag-YouTube dahil gusto mong kumita, nakaka-stress best. Nakaka-stress yung iisipin mo na sana kumita na kagad ako. Hindi. Nakaka-stress yun. I-enjoy mo lang. Upload ka lang na upload ng video. Mag-film ka lang ng mag-film. Sige lang. Huwag mong isipin nakikita ka kaagad. Kasi yung pagkita, given na yun eh. Ibibigay na sa'yo yun sa tamang panahon. Basta sipagan mo lang. Basta upload ka lang ng upload para ma-reach mo yung target ng YouTube na 4,000 watch hour at saka 1,000 subscriber. So again, maraming salamat at sana po ay nag-enjoy kayo sa ating munting video ngayon at abangan nyo pa po yung mga susunod kong video. Huwag nyo kalimutan na mag-download ng GCash at ano man tawag doon, mag-sign up sa GCash dahil dyan po ang kailangan natin sa ating giveaway next month, GCash. Maraming salamat po at sana po ay nag-subscribe kayo bago kayo umalis sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at see you next vlog. Bye! Thank you Google AdSense!